alayan natin ng Diyos ng ating pasasalamat. Sabi po nga niya sa verse na ginang binasa ng sumlider, offer a sacrifice of praise. Amen. Offer a sacrifice of praise. So glory to God. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Amen. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon naman. Hallelujah. Muli, Panginoon naman, hinihingi yung pagsama mo sa atin. Sa ating paghayag ng mga salita, sa ating pagbahagi ng mga salita, pinagkakatiwala ko pagsama mo, Panginoon. Lord, I need your power, your anointing, your wisdom. Lord, hallelujah, and knowledge that comes from you, Father God. Empower me, Lord, hallelujah, para sa ganun, Panginoon, na ipahayag ang iyong mga salita ng ayon sa iyong kalooban, Father. Use, Ama, ang aking debate as your mouth is, Panginoon, Ma. Father God, fill with your words, Panginoon, Ma, kung saan ito po yung gusto mo ipahayag sa mga mga. Thank you, Lord, for your power. Lord, hallelujah, God, apart from you, I am in love, Lord God. Samahan mo. Kami, Panginoon, Ma, sa aming pag-aaral, ikaw din, Panginoon, Ma, ang isang magbibigay na iba yung kaunawaan sa aking mga kapatid, sapagkat kung wala kang magpapaunawa, so hindi po nila maunawaan. Kaya we ask, Father, the power of the Holy Spirit to be with us, Father God, empower us to listen your words, Father God. Palakasin mo ang mga salita, Panginoon, Ma, para sa ganun, Panginoon, Ma, ito sa aming mga puso at sita, Lord. Thank you, Father God, for your grace and mercy. Salamat, Lord. We bring back all glory to you in Jesus' name. Amen. So, ihanda po natin ating mga sarili, mga kapatid, sapagkat medyo mahaba-haba po itong aming share. Amin po? Amen. Mahaba-haba, medyo mahaba po siya. Isa po, chapter po, ano? Yung ating pagsangulupad. Ibabahagi sa inyo, mga kapatid. So, ihanda natin ang ating mga, ano? Ano ihanda natin? Tenga. So, hallelujah. Dito po sa Samuel. Kasahin po natin. Oh, Psalms pala. Hindi Samuel. Psalms. Verse 50. Verse 50. Chapter 50. Hanggang 1. The whole one. Chapter. 1:50 hanggang 23:5. Yung ano niya. Amin po. Hallelujah. Ang sabi po niya dito, samahan niyo akong basahin dito sa verse 1. Ang sabi niya, ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, ay nagsasaysay ang lahat ay tinatawag kasilangan at kanluran. Ang Diyos po dito ang nagsasaysay. Amin po, ang Diyos na makapangyarihan, hallelujah, ang siyang nagsasaysay at tinatawag niya magmula sa silangan hanggang sa kanluran. Amin po, sabi po niya, magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, sabi po niya, makikita siyang nagniningning at nagniningning sa kalwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Amen. Questionable. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Okay. Sa unay nangunguna ang apoy na nangangalit, bumabagyong ubod lakas, umahangin sa paligid, ginagawa niyang saksi ang lupa at ang kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga nira. Okay. 5. Ang lahat ng matapat sa lingkod, na lingkod ko ay tipunin silang lahat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Amen. Ang kinakausap ng Panginoon ay yung mga tinawag o kaya yung mga anak ng Diyos o kaya yung mga nanampalataya sa Kanya. Sabi po niya, sa number 5, ang lahat ng matapat kong lingkod ay tipunin silang lahat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Amin po. Hallelujah. Number 6, ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos ay isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Amin po. Ang Diyos daw kung humatol ay maayos, hindi katulad ng mga ibang hatol dito sa mundo,
na meron pong palakasan. Pero ang Diyos wala pong palakasan. Maayos kung siya ay humatol. Amin po. So, siya po ay nagsasaysay na sabi po niya, tawagin o tipunin ang aking mga anak. Amin po, o aking mga lingkod. Number 7. Kayong aking mga lingkod, makinig. Sasasabihin. Okay. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Ang kinaang tinutukoy nito mga kapatid ay yung mga tao noon sa Israel. Diba ang bayan ng Panginoon ay yung Israel? Pero tayo din ay bayan ng Panginoon na mga tumanggap. Tayo din ay ibinilang ng Panginoon na bayan niya. Hindi lang yung mga Israel, kundi tayo din mga kapatid. Yung mga tumanggap sa ating Panginoon, amin po, sila din ay binilang na bayan. So katulad tayo nito, so kabilang po tayo dito sa sinasaysay ng ating Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid. Yeah. Amin po. So tayo po ay kabilang dito sa sinasaysay ng ating Panginoon. Amin po. 8. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni isa sa inyong mga hain na mga dambanay sinusunog. Amin po. Hindi siya nagagalit sa mga hinahaing mga handog. Ibig sa Diyos ay pasasalamat at tukdin ninyo ang inyong mga pangako. Amin po. So ang title ng aking share is Offer to God a Sacrifice of Thanksgiving. Offer to God a Sacrifice of Thanksgiving. Amin po. Alayan natin ng Diyos ng ating pasasalamat. Sabi po nga niya sa verse kanina ang binasa ng Zoom leader, offer a sacrifice of praise. Amen. Offer a sacrifice of praise. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya yung mga nag-aalay, amin po, na malayo ang puso. Amin po, ang gusto ng Panginoon ay maramdaman yung kalapitan ng kanyang mga anak. Amin po. Hallelujah. Yung ating pasasalamat sa ating Panginoon, amin po, ay magmula sa ating kaibuturan ng ating puso. Amin. Hindi kagaya ng mga tao nung Israelite, nung panahon ng mga Israelite, no? Naghahantog sila ng mga, ano, mga hayop, pero deep inside, wala po yun sa kanila. Parang wala lang. No? Hindi nila yon iniisip. Sa isip at salita, wala yun sa kanila. Bakit po? Kasi maraming animal na kanilang ihahandog sa Diyos. Marami. At kung ganun, ang kalakaran, ngayon, ubos na ang mga animal at turo sa dami ng ating mga kasalanan. Amin po. Wala na. Baka mag-agawan pa ang mga tao. Amin po. Kaya ayaw ng Diyos, inayawan ng Diyos ang ganoong gawain ng mga Israelite. Amin po. Kahit tipunin nila yung mga naglipa ng animal sa kabundukan, hindi manulugo ng Diyos. Bakit po? Patuloy pa rin yung kasalanan. Hindi na-stop. So nakikiusap ang Panginoon. Sa kanyang pagdating, hindi siya matahimik. Bakit po? Sapagkat ang tao'y nag-alay na wala sa kanilang puso. Nag-anay sila, pero yung kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ano, mga kapatid? Kaya nakikiusap ang Diyos sa atin, ang Diyos na makapangyarihan na nakikiusap sa mga tao. No? Sa kanyang pagdating, hindi siya mapakali, hindi siya matahimik. Bakit po? Nakikita ng Panginoon yung puso ng tao. No? Minsan, nakakalimutan pasalamatan. Sa dami ng mga blessings sa buhay po natin, minsan nakakalimutan natin pasalamatan ng Diyos. Pag maraming blessing, saka lang magpasalamat. Pag wala na, hindi na marunong magpasalamat. Hindi ba? Ganon ang mga tao. Kaya ang Panginoon, hindi siya matahimik. Hindi siya mapakali. Sapagkat gusto ng Panginoon na may tama ang ating mga puso.
Gusto ng Panginoon na pasalamatan siya ng buong puso. At ang ating mga handog na mga pangako ay ating tukdin. Amin po. Tukdin daw po natin. Kung ano man yung mga pangako natin sa ating Panginoon, kailangan daw nating tukdin. Amin po. Isagawa po natin, in other words. Amin po. Hallelujah. Tuloy natin. Verse 15. Ito yung pangako ng Panginoon. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay tatawag sa ating Panginoon, mga kapatid, ang pangako po niya ay tayo po ay kanyang ililigtas. Amen. Ano yung pangako ng Panginoon? Ililigtas po niya tayo sa anumang pahamak, klase ng pahamak. Kung tawagin natin siya. Kung tayo'y tatawagin. Ito po yung mga para sa mga anak ng Diyos na tumawag. Amen. Yung mga anak ng Diyos na ito po ay nagsisampalataya. Ito po yung pangako ng Panginoon. Kung kayo ay may bagabag, kung tayo po ay nagbabagabag, ang pangako ng Panginoon ay tayo ay ililigtas. Amin po. Ano yung bagabag po natin? Anong kabagabagan natin? Marami po tayong kabagabagan. No? Ano yung bagabag po natin? Ano yung bumabagabag po natin sa atin? Yan sabi ng Panginoon nito, tawagin natin siya at tayo ay kanyang ililigtas. Ano yung bagabag po natin? Ano yung mga bagay na bumabagabag sa atin? Marami. Marami. Amin po. Halimbawa, yung puso na po natin, hindi tama. Tayo ay nababagabag. Amin po. Ang puso natin po minsan, hindi tama. Ang gusto ng Panginoon, ayusin po natin. So, tawagan po natin siya. At tayo ililigtas, itatama ang ating puso. Ang ating mga gawa. Amin po? Amen. Are we agree? Amen. Amen. Hallelujah. Pakiusap ng Diyos sa mga anak niya. Ito. Amin po. So, ano po yung alay po natin sa Diyos?